this very infamous teenager in a certain contest on TV who didn't know who Guguruza was. Tulilang sa kanya, at sa kanya, Majoha. Would you invite this person to watch this movie? So that in a way, she gets educated and know about our history. Actually, tama naman yung sinabi niya, Majoha, Mariano, Jacinto, Jose. But I when nung nangyari po yun, actually nagpre-production kami. And yes, we were natawa kami sa nasabi, pero at the same time, mas nabuhayan kami na gawin ng pelikula. But it also made me realize na in the same way na hindi kilala ng maraming Pilipino, hindi na kilala ng maraming Pilipino, especially siguro yung mga youth, yung Gumburza, marami rin ako and kaming lahat, marami kaming mga natuklasan pa about their story na hindi namin alam. So we've learned so much things about their story na nalagay namin sa pelikulang ito. So I really invite everyone, na not just the youth, not just students, but also parents, everybody, your family and friends, to watch this film, to learn about the story, but also experience what happened to the three priests. So yeah. I'm curious enough, is this movie your way of shaking the current apathy status quo of this prevailing nowadays? I think the aim is to shake. Definitely. Para ma-inspire po tayong lahat. When I first read the story of the three priests, na-inspire ako. It made me think about kung mabuti ba akong Pilipino. And what can I do to help the country? Kung itong tatlong pari po ay binigay ang buhay nila para ipaglaban ang tama. And their life eventually helped shape our country. Ano pa pa yung kaya kong ibigay? So this film, all of us, I think, dedicated to our country. And the intent, hopefully, is in the same way na na-inspire si Jose Rizal sa kwento ng Gumburza. Sana po ma-inspire tayong lahat sa kwento nila. This is my last question for you and for the two priests. Ryan Kayabiabsong said na ang dami ng dugong inalay sa bayan na ito at hinahamon tayo ng kanta na pumangon tayo. Ano ang gusto niyo maging hamon ng Gumburza sa panahon na ito? Ala. There's a song here na medyo naririnig yung mga notes ng song na pananagutan over this film. And the song says, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. So I think the challenge here is to think about the country and think about others. I think ang pinaka masabi ko po ay yung mag-raise siya ng awareness na yan kasi isa rin yan sa mga role ng pagiging artist, yung mag-raise ng awareness, mag-generate ng questions, and somehow mang-disturb. Pero siguro yung iba pwedeng sabihin nila na parang ang rebellious naman, pero hindi kasi. Kasi if you know na there's something wrong, yung integrity kasi natin lagi yung mangingibabaw eh. So sana ang pinakatumawid sa mga manonood ng Gumburza ay yung bumalik yung integrity natin as Filipino, kahit walang nakakakita, kahit walang pulis na makakakita, gagawin at gagawin natin yung tama. Kasi ang pinaka-iniisip natin, ginagawa ko to para sa country ko, para sa sarili ko, and yung mga tao na nakakita sa akin. And with that, for sure, ano siya eh, kakalat siya eh. Magiging inspiration siya sa bawat isa. I mean, pwede siyang magsimula actually. Simula natin sa sarili natin and with our family, and for sure, may contagious siya. I think nung media ko, sinabi ko na sana mas maraming Pilipino yung magmahal sa bansa natin. Because once you love your country, you will do everything for it to progress, for it to move forward, and for it to be free. So I really hope, especially the scene after, yung winawagayway yung KKK, and then all of a sudden, now we have a country, now we have a flag, and now we have a national anthem. How cool is that, diba? And how much more if we see our country moving forward among the greats? We have Ambet Nabus. Tugang. Hi, Tugang. Good evening and congratulations po. Napaka
iba, kakaiba yung pelikula, very powerful. Technically speaking, ang daming kapuri-puri sa pelikula. Gusto kong i-direct ng question sa kina Enchong at kay Cedri. Paano nakatulong sa inyo yung pag-aaral nyo ng Latin and Spanish language dito sa pelikula at paano ito naka-apekto sa portrayal ninyo bilang mga lead characters ng movie? At yung naka-apekto meaning sa tingin nyo na i-deliver nyo ba bilang mga aktor yung tamang emosyon? Kasi kami, naapektuhan kami dun kahit sinasalita ninyo yung Spanish or Latin, iba yung dating eh. Kumusta naman yung experience? I think yung dedication din nung mga taong nasa likod ng camera, kung ano man yung napanood ninyo, maraming tao na nakapaligid sa amin na sumusuporta habang ginagawa yung pelikula. Hindi sila nakita sa pelikulang ito, pero nagtrabaho sila kasama namin. Sobra yung dedication nila, especially our language coach. Kasi kahit madaling araw, nagpa-practice kami sa hotel para lang pagdating namin sa set bukas, wala nang delay, dire-diretso na. So, I'm very, very thankful to all the people who worked behind the camera. Noong una ko nabasa yung script, yun yung pinakauna kong tinry na ayusin. Kasi alam ko mahihirapan ako sa language barrier kasi i-memorize mo siya pero mangyari, you're just speaking the lines without the context and the emotions of it all. So ang pinaka naging concern ko talaga, yun yung kinausap ko yung MQS, sila Miss Paul, na nag-request talaga ako ng language coach. And ang una, ang meron silang binigay sa akin in January, si Mr. The one sa Zoom, si Miss Sir. Yeah, the Espanol. The one who would like... Robin. Yeah, Julio. Si Mr. Julio. Sobrang, bakit ko siya ayokong hindi mabanggit yung pangalan niya. Hindi ko alam kung makakarating sa kanya to or maiintindihan niya to. Pero ang laking tulong niya sa process na ginawa namin. Kasi Zoom meeting lang kami, pero grabe yung puso niya as an artist. Kasi from time to time, nagsisend siya sa akin ng mga recordings through email. Kung paano siya dapat sabihin yung mga linya, at kung paano yung intention ng mga linya, and meron pang mga recordings na nag-follow up na lalagyan niya ng mga pauses, each line, so that I could answer. I can practice and record it and isa-send back ko sa kanya. Sadly, actually, dapat magiging natin siya, right? Magiging actor natin dapat siya. Tapos, ang pangalawa si Sir Chaco, yun na yung face-to-face na sa office ng JESCOM sa Mia Ateneo. Sobrang thankful din ako kasi siya parang dinifferentiate naman niya. Kasi tinanong ko sa kanya the difference ng Spanish noong 151 years ago and now. So somehow, mas naiintindihan ko yung difference niya na even our language or yung Tagalog natin, di ba, may mas malalati pang Tagalog kumpara sa contemporary Tagalog natin. So nag-evolve din siya through the years, through the decades. Tapos, hindi ko siguro makakalimutan na sobrang pasalamatan si Sir Ruben. Si Sir Ruben kasi siya yung on the set namin na language coach. Bakit? Hindi lang siya trabaho para sa kanya. Every time na, okay, yung, like for example, yung Latin na ginawa ko yung napanood niyo sa classroom, meron kaming unang ginawa na ano lang siya, like diretsyong Latin lang. Tapos hanggang sa, tinutulungan niya ako i-stylize siya. So mas sabi niya na parang, sinasabi sa akin na pwedeng ecclesiastical siya, pwedeng italic. So, since ano kayo, nasa church kayo, so ecclesiastical yung gabitin natin. So, parang may mga choices na ganun. Bakit nasabi ko na hindi lang sa kanya trabaho ito? Every time na nasa tent kami, nag-uusap lang kami, yun yung sinasabi niya sa akin. Alam mo, ginagawa ko to kasi ito yung gusto ko maging contribution ko sa industry natin and sa history natin. Na as a linguist, yung magamit ko yung craft ko para dito sa pelikula na to. Kaya siguro, naramdaman din siguro sa pelikula talaga na bukod sa trabaho, minahal talaga siya ng bawat isa. I strongly believe. Ayun. Follow-up lang ulit sa inyo dalawa. Was there a time or scene sa movie na ginagawa nyo na experience nyo na nabuhay kayo noong 1800? Ako, siguro, lagi akong ganyan. Favorite subject ko talaga ang history ever since. So, parang may connection sa tinanong mo kanina.
para yung trabaho ng mga artist, di ba pag nababasa tayo ng anything like novel or mga historical, di ba parang nag-i-imagine tayo paano sila manamit, paano sila magsalita, paano yung mga postures nila, paano yung lugar nila during that time na wala na tayo ngayon masyadong na we witness. So with this, yung ang pelikula at ang pagtatanghal, dinadala niya tayo dun eh. So hindi siya nawawala na pag kanina sabi ko, oh my God, dati parang iniisip ko lang, paano kaya mamuhay nung unang panahon? Even mga ano pa nga, medieval era, iniisip ko, favorite ko panoorin yung mga ganyang movie. So sabi ko, wow, at least nakikita ko na somehow ganun. Ganun pala yun. Encho. Sabi mo, mat yung favorite mo subject. Hindi ah. May joke lang. Hindi, opo, kasama talaga yun kasi I think there's a point also in the film while we were filming na hindi ko pinapansin yung mga mukhang Spanyol. Kasi, hindi, joke. Hindi, pero ano eh, the moment na sinuot namin yung costume, tapos merong kapangkapa, tapos especially yung weather na hikisama lalo na nung araw ng garote, tapos nililipad-lipad yung kapa, tapos nakikita mo halos walang development dun sa area kung saan namin sinuot eh. And then, mapapaisip ka na lang na kung ikaw talaga yung gagarutuhin that afternoon, ano yung pakiramdam mo? And wala eh, sabi ko tama lahat nung yung iba't ibang atake namin. Wala na eh, kapag pagbaliw ka, wala ka na. Kulin mo na ako, Lord, bahala ka na. So parang you just have to keep on reminding yourself that this is a factual event. So, thank you. Kay Ketchup naman. Ketchup. Parang nalilinya ka sa mga historical movie na ang role mo ay parang traitor lagi. Traitor! Pambansang traitor. Hindi ka ba natatakot at anong epekto nito sa iyo bilang isang aktor? Epekto po sa bilang... Kasi baka paglabas mo dyan, na-identify ka, patawagin ka, kagaya nung ginawa mo dyan sa General Luna. Opo. Marami sa'yo ng mga tao. Opo, marami pong ano yun, after effect hanggang may mga comments ako na nababasa, parang sinasabi, pag nakita ko yan, sampaling ko yan. Tapos may nagsasabi pa, alam ko kung taga saan yan, taga dito lang yan, puntahan natin. Ganun. Ay dito, ipakasal na sa Mr. Sandua ba yun? Opo. Yun po yung parang pinaka-premyo sa trabaho po namin. Sa akin po, personal. Parang yun po yung pinaka-premyo. Yung kung ano man yung i-bato nilang impression. Kumbaga, kung ano yung naging impact sa kanila, parang yun na yung nakuha mong, yes, meron may effect. May kung may mapatok sa'yo sa labas, okay lang. Yung physical po, harapin niya rin po kung paano ko po didepensahan yung sarili ko. Saldua din. pero sa akin po, pag kung meron mang gano'n, na kung ano man yung effect, nakakatuwa po yun bilang sa trabaho namin. Nawawala kung sino kami. Nawawala po kung sino si Ketchup dun. Yung po yung parang goal ko talaga. Maraming salamat po kung merong naiiwan sa inyong gano'n na nalinya ka sa ganito, traitor. Yun po yung punto para sa akin, para magawa ko yung trabaho. So maraming salamat po kung tinawag niyo akong pambansang traitor. Thank you, pero maraming salamat po. Okay, thank you. Last question po kay Direk Pepe.